Hello neighbors, this is Nate and welcome back to my channel. Today I am showing you paano ko naparami ng mabilis yung mga aglaonema ko. Kagaya nito. Ayan. I don't know kung anong uri siya ng aglaonema. Pero bigay lang to sa akin. Ang dami. Salamat nga pala kay Ma'am Jeannie Valendez for giving me this. Sobrang dami. Hindi ko alam kung ilang ano siya. 1, 2, 3, 4... 5, 6. Papakita ko sa inyo kung paano natin siya ipopropagate. Kasi ganito yung ginawa ko sa iba. So ang gagawin natin, tanggalin muna natin siya. Kasi parang nagsisiksika na sila dito. So tanggalin natin sa kanyang pot. Kasi kung nakikita niyo, sobrang nagsisiksika na sila dito. Pagkatapos nun, itong malalaki, ito yung gagamitin natin para makapag-propagate tayo ng mga aglaonemas. Kailangan nilang maghiwalay. Char, walang forever. Oh, bilis lang niya. Okay. So, kita nyo? Yung ano niya, sobrang... Talaga naman. Sisiksika na sila dito, so... Okay, so kung nakikita nyo guys... Sobrang congested na nung mga ugat-ugat niya. Mga ugat-ugat. And then kung nakikita niyo, meron siyang ano, may buhay na uod. Ayan. Alam niyo ba, sobrang helpful ng mga uod. Sabi ko nga sa isang video, yung mga pot ninyo, lagyan ninyo ng mga uod kasi they help ano, they help the pot na ma-aerate siya. Ibig sabihin, magkaroon ng mga airways. Nang sa ganun, mas healthy yung mga plants natin. Ayun. This is just one way of propagating aglaonemas. Pero, kung meron kayong mga paraan dyan, pwede naman. Aside from tissue culture. Ito ay paraan ko lang. Yung mga natutunan ko na way, isa sa mga natutunan ko lang naman na mga paraan. Alam mo, nahihirapan ako dito ah. Pinuputol ko na yung ibang roots niya. Kung meron kayong mga ano dyan, mga ways in propagating your aglaonemas and other plants na kagaya nito, mga Diefenbachia, ano. Kasi ito namang aglaonemas, kung nakikita nyo nga, kusa naman siyang nagpaparami. Pero itong paraan lang na ito, mas mabilis yung pagpaparami natin ng aglaonemas. Bakit? Ang hirap nito, day. Gusto ko napapadami yung mga pananim dito, yung mga collection namin ng mga plants. Alam niyo kung bakit? Kasi madami po akong kaibigan, ano? Kasi madami pong pumupunta dito. Hindi naman nagdadala ng ikubag. Joke, huwag naman kayong magalit sa akin, guys. Yan, we got one. O, dapat nakikita nilang yung cute na pagmumukha ko, ano? Kasi sobrang cute ko, ano? Sino pa bang mas cute sa akin? Then we got two. Oo, salamat talaga. Paalala lang po, ang vlog na ito ay tungkol sa mga sasakyan. Balik-ulit na lang tayo dito sa mga sasakyan. Yun, three. Yun, four. This is the fourth one. Panglima. Pino. Ito pang-anim. So, ito yung gagawin natin. Yung mother plant niya, yung top cut, tatanggalin natin. Kasi yung aroids, ang tendency ng aroids ay hindi siya mabilis dumami. Ito, matagal itong ano, lumaki. Pag ganito lang, pag hahayaan mo lang na yung saha lang niya, ito, saha niya ito. At kung hahayaan lang natin siya, meron siyang mga ano guys, yung mga mata-mata, parang mga pores, parang ganun. Pero every node niya, meron siyang mata. So, eto mga new plants supposedly yan. So, dyan manggagaling yung ibang plants.
Pero kung hahayaan natin siya na lalaki lang siya na ganyan, hindi talaga siya lalabas dyan. Yung nasa ilalim lang siya susulpot yung mga saha niya. So ang gagawin natin, tatanggalin natin. Ito yung ginagawa ko sa mga aglonema, tsaka sa mga diffenbachia, at tsaka sa ibang mga related na mga plants na ganito. Meron na tayong separate na video para sa sensation, yung Spotify loom na sensation. Okay, so natanggal natin yung... ano, konti na lang yung ano niyan, yung roots. So gagawin natin, kasi mataas naman na yung katawan niya, parang nandito na ata. Gagawin natin, tanggalin natin yung mga dahon na nasa ibaba. Kung makikita niyo, meron siyang mga ano dito. Yung sinasabi ko kanina na mga mata-mata. Hindi ko lang talaga alam kung ano yung proper niya na term. So yung puputulin natin hanggang dito na lang. Ayan, so kung nakikita niyo, meron siyang mga ano dito. Mga mata-mata. Diyan lalabas yung mga kagaya net. Kagaya nito. So papakita ko mamaya yung ibang mga aglonemas na napropagate ko ng ganito. Dito natin putulin sa ibabaw ng isang mata niya. Ayun. So, this is the top cut. Itatanim pa rin natin to kasi magkakaroon siya ng root system dito. Tanggalin lang natin itong isa. And pa nga, oh, mayroon pa siyang mata. So, okay lang yan. So, tatanim natin siya. Probably dito lang. Ilalagay natin siya dito ulit. Ayan. So, this one, tanim natin sa lupa lang. Papakita ko na lang sa inyo yung ibang mga aglonema at mga ibang plant na ganito yung method ng pagpropagate. Lubi din, ano? So, dito natin ilagay. I mean, dito natin siya itanim. Saan ba? Dito na lang. Ayan. 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 Kasi ang daming ano naman dito. Mga dahon, mga natuyong ano. Basta yun na yun. So, hayaan lang natin. Hayaan lang natin siya. Diyan, tutubo yan. At ngayon papakita ko naman sa inyo yung ibang mga ano, mga plants na kagaya niyan. Okay, so father is planting, transferring, sharing. Nilalagay na niya sa isang pot. Yung top cut niya para tutubo. Pero ilalagay natin 'yan sa cool na area para hindi siya mag-dry out. Tsaka makarecover siya ng mabilis. And dito yung ano natin, anim na mga ano, mga baby niya. Tsaka yung dalawa dito, ay yung tatlo, ayan, bibigay ko doon sa pinsan ko na SIC. Ayan, yung dalawa, tsaka yung isa, yung ate ko, ate love, ayan. Since binigay lang naman to sa atin, so share na rin natin sa iba. So, yun lang. So dito tayo, punta tayo dito sa ano namin, isang area na nilagyan ko, talagang nasira na yung mga ano, mga nilagyan namin na cellophane. Ayan, so, ang kalat, diba? Yun, may mga monster acuminata, mga pear plants, peperomia, nag-ano lang sila dito, naghalo-halo. Sana naman nag-focus, ano? Yun. Okay. Hindi, parang sobrang kalat dito. So... nandito yung mga ano, mga ibang mga paborito kong mga pananim. Meron ko na dyan, merong periodendron na zanado, tsaka fireflash at iba pa. Yun yung selom ko, sobrang naghihikahos na siya dito. Kasi nasa loob to, hindi namin namalayan yung bagong ano niya, bagong dahon. Kinain ng napakalaking uod, sobra. Ayan, so yung mga aglonema na nasa itaas, ay mga top cut yan. Yung mga ano nila na dumadami na. Gaya nito. Ito ata yung freckle face. Hindi ko sure pero yan. Ganyan siya guys. Tingnan mo. Alam niyo ba, ang dami nang nakuha ng mga baby dito. Baby plants. Ito na lang yung natira. Kasi every time na yung pumunta dito,
Nangihingi. Eh, ano ba naman tayo para hindi magbigay, di ba? Okay. So, yung iba naman, binibili. Ang dami ng ano niya ito, na bigay niya na baby plants. Yun. May lamok ano? Teka lang, ano? Galit ako sa mga lamok, na dengue ako before. Anyways, eto naman yung okroglaya. Sinasabi nila, ito daw yung ano, ang tawag nila doon? Parang tiger something. Pero, tiningnan ko kasi, parang ano siya, okroglaya. Ang dami na niya, guys. Ayan, sana mag-focus. Ayan. So, ganyan yung effect niya pag pinutol mo. Gaya na ito. Mas mabilis siya. Kasi yung, ano niya, yung mga nutrients, hindi na siya kasi pupunta sa top cut. Kung ganito pa siya na top cut, yung nutrients, pufocus talaga yan sa new, na, ano, mga dahon, sa mga bagong dahon. Samantala, kung puputulin mo na siya, magpufocus siya dito sa kanyang mga, yung sinasabi ko kanina ng mga mata, hindi ko talaga alam, hindi po talaga ako expert sa mga ganito, ano. Okay. Tsaka yung snow queen ko, ay snow queen, spring snow, eh, hindi ko alam kung saan ko na nalagay yung katawan niya. I mean, yung isang part. Meron akong ano dito, Red Sumatra, na ganun din, pero hindi ko na alam kung nasa na siya. Hindi ko alam kung sinong nagnakaw. Kung sino ka man. Bikini man. Okay. So, meron pa tayo dito, kagaya niyan. Okay. Ganun din, pinutol din natin siya sa kanyang katawan. Pinutol natin katawan niya. Kasi, pinutol ko kasi ito. Kasi gusto ko siyang ipropagate. Kasi sobrang taas na niya. More than ano na siya. More than isang ganito. So, yon. Ito nga eh, mga ilang months nito, puputulin ko na rin siya. Siguro around 2 months, puputulin ko na siya. Ito pa, yung, ayan, nakuha ko na yung ibang, yung mga kasamahan nito, na ano ko na, parang nabenta na ata. Ayan o, gustong gusto ko rin siya. Pero mas gusto ko talaga yung mga sasakyan. Ayan. Tsaka ito pa, maganda din ng foliage niya, no? Maganda. Ayan, kagaya niyan. So, mas mabilis siyang dumami. Ayan na pala siya. Ayan. Ito yung isa sa mga cute ko na, ano? Na dish garden. At saka, ayun. So, yun na nga guys, nakita niyo, pinakita natin kung paano natin napaparami ng mas mabilis yung ating aglonema. At, I love you motor, kung sino ka man. Salamat. Ayun, nandito kasi kami sa highway, so siguro madalas niyong marinig yung mga sasakyan. Pero, kagaya niyan, talaga naman. Ayun. So, thank you so much for watching. I hope naging educational. Ang ano, meron tayong tatlong natira. Ayan. So, sa tatlong ano na ito, pamimigay... Tatlo ba ito? Bakit dalawa lang? Sagi, tanong nimo. Ah. So, siguro sa tatlo na ito, bibigay ko siguro yung dalawa. And bibigay ko yung dalawa na ito, papat ko lang muna siya, pero bibigay ko, kung sino man yung mag-share ng video na ito, dapat nakasubscribe sa channel, at share nyo lang sa inyong, share nyo sa Facebook, tsaka mapapasign nyo na ito ng libre. Ayan, so, asahan nyo na meron tayong mga giveaways dito, para dumami yung subscribers natin, ano? Talagang linlangin natin sa mga pag-giveaways, ano? Ay, joke lang. Hindi, ganun talaga ako eh. Mahilig ako mag-share ng plants. Hindi ko alam. Pero kasi ako naniniwala ako na meron tayong responsibility na mag-share ng plants kahit papano. Kami nagbebenta kami ng plants pero nag-share kasi kami. Kasi wala eh. Meron tayong responsibility sa nature. At saka the more na plant dad, tsaka plant moms, mga plantita, tsaka mga plantito, the more na, ano yun, advantage yun sa nature natin. So, share,
Share naman kayo diyan. Baka may ano kayo, may mga pink princess. Wala akong pink princess, guys. Bigyan naman. So, yun, pamimigay natin ito. Saka ang sasakyan na maingay, pamimigay ko na rin yan. Sino yung nakashare ng video na ito? Ayan. This has been Nate, your plant dad, your frustrated TikToker. This has been your neighbor, Nate. And thank you so much for watching. Don't forget to like this video, click the notification bell, and of course, subscribe to our channel. See you next time, buyers.